What's inside my hospital bag? How do I organize maybe stuffs inside? What are the things that you need or the documents that you need kung manganak ka dito sa UAE? Mahal ba manganak sa UAE? Magkano ba yung nagastos ko? At saka saang hospital ba ako nanganak? Hey everyone, it's me Jewel and welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, I will be showing you what's inside my hospital bag. How do I organize baby stuffs inside? Maybe you're thinking that I'm pregnant. No, I am not pregnant. I just want to share these ideas to all first-time mommies, especially sa mga Filipino first-time mommies dito sa UAE, dun sa mga kagrupo ko. Isa ko sa admin dun. So later, isi-share ko sa inyo to. And then, what are the documents that you need when you give birth here sa UAE? Mahal pa mga anak sa Dubai? Saan ba ako ng anak dito sa Dubai? So, lahat-lahat ng yan, isi-share ko sa inyo. But first, guys, bago ko ishoot yung video na to, my husband told me na, you know what, you need to share with them how you fix or how you organize baby stuff sa hospital bag mo kasi nakatulong daw sa kanya yun. So, syempre sabi ko, ah, oo, why not, diba? Kasi, guys, ang ginawa ko is, bago ako nag-pack ng yung hospital bag namin ni baby, sabi ko sa sarili ko, dapat hindi lang basta-basta ilagay ko lahat ng mga gamit ni baby dito. Iniisip ko din si Lori na hindi siya mahirapan. Siyempre guys, tayo, yung mga mamis pala abroad na kayong dalawa lang ni hubby mo yung kasama mo. Maswerte na nga yung mga mamis na may kasamang mga relatives sa abroad, di ba? Yung nandiyan yung kapatid mo, nandiyan yung nanay mo. Syempre, marami sila sa hospital na magaguide. And then sa Pinas, di ba? Pag sa Pinas ka, pag mga naka sa Pinas, sa hospital or sa lying in man yan, andiyan yung nanay mo, andiyan yung tatay mo, andiyan yung kapatid mo, andiyan yung friend mo, meron pang representative ng pamangkin mo, di ba? So madami. Pero ngayon, alam ko dahil COVID-19 nga, di ba? Isa na lang. Isa na lang yung watcher dapat, di ba? So ngayon guys, kailangan nating isipin na madali sa kanila, di ba? Kasi alam mo naman yung mga lalaki, basta may ibigay lang, yun na yun, di ba? Pag nasabi yung nurse ganito, ganyan, yun na yun. So, ang ginawa ko, hinanap ko sa Facebook o hinanap ko sa phone ko yung picture na paano ko inorganize yung gamit ni baby that time last year, kasi I remember I have one of my friend asked me to go out that time and sabi ko na hindi pwede kasi nga nag-aayos ako ng gamit ni baby. So pinicturan ko sa kanya yun at sinend ko. I asked her na hanapin yung picture na yun kasi diba sa Facebook pwede kang maghanap ng mga picture na nasend. I asked her to look for that photo, sabi ko, and then ayun, nakita niya nga, sinend niya sa akin at ito yun. Yeah. So yan yun guys, ganyan ko siya inorganize yung stuff ni baby or yung mga gamit ni baby. So ang laman ng bag na to is yun na yun, ganun na ganun kung paano ko siya pinakita sa inyo. So ganun ko siya inorganize. So meron akong ziplock. So itong malaking ziplock na to, ang laman nito, merong nakalagay first set. So nagprint ako nito ng label. Pwede naman sulat kamay or gamitan nyo ng marker na may ano, marker at saka yung kapel. Ang laman ng ano na to, ng plastic na to, is pajama, short sleeves, mittens, socks, and bonnet. So, ganitong-ganito ko siya pinak nung nanganak ako. Sa likod niyan, andyan yung diaper at saka yung blanket. So, sabi ni Lovie sa akin, nung nasa operating room daw ako, sabi ng nurse sa kanya is, can you have baby clothes? Sabi niya, so, kasama mo na din daw yung mittens, booties or socks, at saka bonnet, at saka blanket, sabi niya. So, hindi na siya nahirapan kasi ito lang yung binigay niya. So, okay na agad. Tip lang pala guys, huwag na huwag kayong magbibigay ng kung anek-anek dyan kung hindi naman hinihingi sa inyo ng nurse, di ba? Then, meron din akong yung second set. Yung second set niya ito. Yes. So, nanghingi na naman ulit si nurse ng damit ni baby kasi maliligo siya the next day, di ba? So, ito na lang yung binigay niya. So, merong mittens, merong pajama at saka long sleeves, merong diaper. Ito naman, ito yung blanket niya, yung muslin niya. Or swaddle if you have. Third set ni baby ito. So, onesie. Onesie naman to. So, yung onesie niya with bonnet, with socks, with mittens as well. Meron na din diaper sa loob at saka meron na din blanket. So, di ba? Madaling-madali lang para sa mga asawa nating ibigay sa mga nurse yun. And then, I also have like going home outfit. Siyempre, pag uuwi na si baby, di ba?
nung time na yun kasi syempre ako ang CS, so si Lobby lang yung nandun para sa akin. So ang nangyari is siya lahat. So kaya pag sinabi ko sa kanya, kunin mo yung ganito sa bag, kunin mo yung ganyan sa bag, madali niya lang ma-identify kasi naka-label na lahat. So meron akong going home outfit ni Lobby, merong diaper. So, meron din yung blanket at saka yung overall na parang jumpsuit ba yun? Yun yung nilagay ko dito sa going home outfit. And I also have this extra onesies pajama baru-baruan. Siguro apat na piraso yung andito sa bag, sa pack na to. And also guys, I would suggest na magdala din kayo ng extra muslin or blanket. So, I have 3 actually. Extra blanket or extra muslin. Nilagay ko din sa isang bag para hindi na mahirapan si husband. At saka diaper. Dito lang yung nilagay yung diaper. And also, I have 3 pairs of socks, mittens, and I also have 3 bonnets sa maliit na lalagyan. So guys, huwag kayong magdala ng sobrang daming gamit. Diba? Yung mga importante lang. And also, of course, alcohol. Meron kami alcohol. Isang ganto lang din. Isang wet wipes lang. Yung dinala namin. Cotton or cotton balls. At saka yung gamit ni baby. Actually guys, ito lang yung dala namin. Sa gamit ni baby. Meron lang akong cotton bags. Ang laman nito, cotton bags. Yes. Yan. Meron din kami yung diaper cream ni baby na maliit. At saka meron akong cleansing gel ni baby. Okay. By the way guys, itong mga to, nakuha ko to sa mga, alam mo yung mga events, baby events dito sa UAE. Mga maliit na free, nakuha ko yan. But, I would suggest kung meron kayong malaki, magdala kayo ng lalagyan. Ito, pwede na to. Kasi hindi naman mauubos ni baby yung ganito kalaki. At saka hindi naman mauubos ni baby yung ganung kalaki. So, much better na kumuha na lang kayo naglalagyan like this. And then you can put it here in the small bottle. Para at least hindi siya ganun kabalki din sa bag niyo. So, ganun ko lang inorganize yung hospital bag ni baby. Hindi ka nahirapan. Hindi rin nahirapan sa husband mo. At saka masyadong madali kasi nakalabel na siya lahat. Okay? Ngayon guys, pag-uusapan natin kung saan hospital ako naman. I was looking for an OB, di ba? So, yung OB, meron kasi akong 2 OB. Sabi ko, kung doon ako sa isa, medyo malayo siya. So, iniisip ko, dapat yung madali para sa akin. Kasi alam ko, at saka sabi ng mga friends ko na nanganak dito, maraming test ang ginagawa pag nabuntis ka. So, gusto ko yung malapit sa akin. Kasi syempre, nag-work ako. So, after work, na-experience ko, after work, guys, diretso ako sa doktor. At saka, kasi nung nabubuntis ako, masyado akong masyadong maarte. Konting parang sakit lang ng tiyan ko, nagpapa-appointment agad ako kasi gusto kong makita yung doktor. Syempre, of course, I need to make sure, diba, kailangan maging extra careful ako. Kaya nung pagminsan, pag kumirot lang yung tiyan ko, tumatawag agad ako dun sa nurse. Sabi ko, kailangan ko magpa-appointment kasi I wanna see the doctor, sabi ko. Kaya yun, ang pinili ko talaga, yung mas malapit kung saan ako nakatira. Yun din yung isang tip ko sa inyo guys, mas maganda pag mas malapit yung clinic or yung hospital na ng doctor nyo sa inyo. Siyempre, nasa sa inyo naman yun kung siyempre, meron kayong nagustuhang doktor na malayo, wala naman din problema. Pero yung mga wala pa talagang OB, wala pa talaga silang doctor, pwede nyong i-consider yung maghanap kayo ng doctor or maghanap kayo ng hospital na mas malapit na sa inyo, di ba? Kasi imagine ako guys, after ko ng work, meron akong mga tests at saka dito kasi sa UAE, hindi mo pwedeng ipadelay yung test. Pag sinabi nilang kailangan, pag yung visit mo ngayon and then pag yung doctor nagsabi na I need test na ganito, 1, 2, 3, natawag kasi nila yan sa insurance. And then, pag na-approve ng insurance, so kailangan mo mag-test right away. Magbibigay lang ata sila sa inyo ng parang 1 week na dapat mag-test ka na. Kasi kung hindi, mahihirapan ka ulit, malilate ulit yun. Tatawag ulit sila for approval para sa insurance mo. Ganun kasi dito.
So, ang napili ko is Aster kasi yun yung malapit sa amin. Yung ubi ko is nasa clinic lang. And then, nung 36 weeks na ako, in-endorse niya na ako dun sa hospital nila. Pumili ako ng another OB na siya yung gagawa ng operation if ever na CS ako, okay? Or normal ba? So, upon admission, guys, bibigyan kayo ng quotation dun sa hospital kung normal ba or cesarean. Yun yung bibigay sa inyo. That time, yung normal delivery sa akin is around 10,000 dirhams. And then, yung cesarean naman is around 14,000 dirhams ata. Hindi ko mahanap yung papel pero check ko. Yun yung ano niya, yun yung estimated bill niya kung manganak ka na normal or magiging cesarean ka. So, yung ako naman is cesarean. So, cesarean ako, guys. Ito yung bill mo. I still have my bill kasi nga kinlim ko to sa PhilHealth. So, itong bill ko na to, if you can see, yung bill ko is 14,383 dirhams. Ito yung bill ko ng cesarean. Depende rin kasi sa, yun nga, yung sabi ko sa inyo, depende sa insurance mo. Dito kasi sa UAE, guys, pag may work ka, meron kang insurance. At saka depende rin sa work mo kung bibigyan ka nila ng magandang insurance. And I am very happy and I'm very thankful kasi yung insurance ng work namin maganda. Itong 14,000 na to, guys, wala akong binayaran. Meron akong binayaran ng 119. Ganito pa yung story nun. So, andyan yung mga friends namin, yung mga katrabaho ko sa dati kong work, bumisita. Yung time na yun is nag-aantay kami ng discharge paper at saka yung bill. So, syempre kinakabahan ka magkano yung bill mo, 'di ba? Hindi mo alam na minsan ano ka, mag-excess ka or what, 'di ba? So, nag-aantay kami. Ang nangyari, tumawag yung nurse, sabi niya kay Bobby, "Sir, billing." So, sabi niya, "Hala, nagsitinginan kami kasi andyan din yung mga kaibigan ko." Tapos pagdating ni Lobby, after doon, sabi niya, "Tara, uwi na tayo." Sabi niya. Then sabi ko, "Tapos na." Sabi niya, "Yes." So, magkano yung bill? Sabi niya, 14,000. Sabi ko, wala kang binayaran. Sabi niya, meron daw siyang binayaran. Meron daw akong isang gamot na hindi daw covered sa insurance. Yun lang yung binayaran ko, 119 dirhams pala. So, ngayon, marami namang hospital dito sa UAE na mura din, especially daw ngayon. Kaya sa mga friends ko na hindi nakauwi dahil sa COVID-19, you might consider yung Aster Hospital. Kasi sabi nila, yung friend ko nagpa-quote daw siya, ngayon daw yung package nila for cesarean is 11,000 dirhams. So, syempre, mas mababa pa yung normal, sabi niya. Okay, so, pwede nyo i-check dun sa Aster mga pool. And of course, you need to have your documents with you. Dapat ready kayo. Kailangan nyo ng passport mo at saka passport ng husband nyo. And also, you need to have your marriage certificate na naka-red ribbon. At saka, make sure, guys, na naka-attest siya. Okay? Yung isang stamp dyan, hindi ko lang sure kung ito ba o ito, the green one or this one. Pinastamp namin yan sa Philippines. And then, the other one, dito na namin yung pinastamp. Okay? I'm not sure kung saan dyan sa dalawa, pero dapat dalawa yung stamp nila, guys. Okay? Yan yung kailangan. Ito talaga yung hinihingi ng hospital. And then, after that, ibibigay niyo yun lahat. Ang maganda naman kasi sa Aster Hospital, meron silang typing center. Sila na yung mag-aasikaso ng lahat. Kailangan mo lang, meron ka lang isang document ni baby na ipastamp. Then, after that, i-release nila yung birth certificate ni baby, which is merong Arabic at saka merong English. Meron din kayong, bibigyan din nila kayo ng baby book para sa mga immunizations ni baby. Okay, so guys, yung Arabic at saka yung English na birth certificate ni baby, you need that para kumuha ng passport Philippine Consulate. So, make sure na kompleto lahat ng documents nyo. Merong 120 days para magstay si baby dito na walang passport. Then, passport at saka visa, sorry. Then, after that, guys, magbabayad na kayo ng penalty. Okay? So, kailangan asikasuhin nyo yun as much as possible. Okay?
So, sana may nakuha kayong ideas at saka may nakuha kayong tips dito sa vlog na to. And please subscribe to our channel kung bago mo kayo sa channel namin. And you can click the bell button for you to get notified kung meron kami mga bagong videos. So guys, thank you so much for watching and God bless!